guys, good morning. Welcome to my channel. This video guys is my breakfast. I'm having here oatmeal. I cook it with milk and apple and banana. Last yesterday guys, I really have a bad feeling. Masama ang pakiramdam ko. So, hindi ako makakakain kagabi, pero tinatry ko kahit isang kutsara. Halos kalahating kutsara lang na kanin, tapos yung okra ang kinain ko, tapos one each size na apple, kaya ito yung tira ko kagabi. Sobrang masama yung pakiramdam ko, so sobrang kunting-kunti lang yung kinakain ko, kasi gay lack of sleep ako guys, tapos sobrang tindi ng sakit ng ulo ko. Nagtutulak nga ako sa matanda kahapon, tiniis ko, na hindi ko mabitawan yung wheelchair. Tapos kagabi, pag-asikaso ko sa kanya, hindi ko na matapos guys. Napainom ko lang siya ng isang vitamin niya. Hindi ko na talaga siya kayang pakainin. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung anak niya. Siya mag-asikaso, siya magpakain. Kasi guys, parang bumabaliktad yung sakmura ko sa sakit ng ulo ko. Tapos sumabay pa yung sakit ng mata ko. Yung sakit pala ng ulo ko at saka mata ko, hindi pala sa may diferensya yung mata ko. Kundi, kulang sa tulog. Kasi napatunayan ko yan. Kasi may salamin naman ako bakit sumasakit pa rin yung mata ko. O yung ulo ko sumasakit pa rin, matindi pa. Ibig sabihin, yung pagkakaroon ko ng sakit sa ulo ay kulang sa tulog. Lack of sleep, guys. Tapos ang problem pa, kahit may bigan ako sa hapon, hindi ako makatulog. Yun ang problem ko. Ako kasi guys, pag nagising ako ng madaling araw o nakatulog na ako sa gabi, tapos nagising ako, hindi ako makatulog uli ng kahit ilang ikot pa dyan. Matagal ako makatulog. So, ang tendency kulang sa tulog. Kasi yung alaga ko guys, namumuyat. Sa gabi siya mag-ring the bell. Tapos, sa araw, ganun din pagka, sadya akong bigla akong makaidlip. Bigla din ako magising, hindi pa mag 2 minutes na idlip ko. Nagre-ring the bill na naman. Tapos, yung kabilang unit, magdadala dito ng mga plansahin. Mamantik na ako mapikon guys. Nagtataka ko bakit sila nagdadala dito sa akin ng plansahin na ibang unit naman yun. Dito naman ako ng kabilang unit. Anak yun ng alaga ko. Parang mapagsamantala sila na dalhan ka dito. Base pa sabihin natin tinaasaan ng konti yung sahod mo, sila ang sumagot sa agency, sila ang sumagot ng health ko, parang nararapat lang, kasi mahirap mag-alaga eh, mahirap mag-alaga, ang taba-taba pa ng alaga ko. Tapos hindi po kay ganun, hindi yung mga damit nila, parang damit na yata nilang lahat yan eh, parang yung sa baby lang ang hindi pa napasali. Pero kagabi, nung kahapon nung dumating kami ng matanda, aba, may pang-office. Nakahaano doon sa sala. Parang halo-halo guys. Na-stress ako. Kasi sa hapon, instant na matulog ako, hindi ako makatulog kasi nag-iisip ako, may plansahin ako. Ganun na nangyayari sa akin. Imbis na itulog ko, hindi na. Hindi na ako makatulog. Kasi yung utak ko. Tapos ang hirap pa plansahin ng mga damit nila. Guys, parang yung tilang katsa. Alam mo yung katsa? Basa-basa katsa ang tawag na namin dun. At saka yung landay, alam mo yung landay yung lagay ng kupra, na parang ganun ang mga tila, ang hirap talagang ituwid kahit isprehan mo ng tubig, ba't ganun ang mga damit nila, parang mostly makikita ko yung mga tila na yun sa mga ukay-ukay. Bakit ganun ang nila, mga damit, ang titigas na, sus, parang akala mo inalmerol ba? Ganun, yun, puro ako dal-dal. So, kain ako bago ako mabot ng 10 minutes. Kasi yung guys. At saka ito, tips ko din. Kapag kayo ay hindi kumakain ng gabi, o kunti lang ang kinakain mo ng gabi, experience ko ito ha. Sa umaga, huwag kayong kumain ng marami. Like this. Kunti lang ang kakainin ko. Kasi kapag walang laman ang sikmura niyo ng gabi, tapos sa umaga, kakain kayo ng marami. If you eat a lot morning, breakfast time, and your stomach at night is empty, and you eat a lot morning, the tendency is acid reflux. Yung para kang nasusuka ng maasim, ganun yun, acid reflux. So,
kung kunti lang ang kinain nyo sa gabi o wala kayong kinakain talaga as o not at all, kahit na ano dyan, wala kayong kinakain sa umaga, make sure kunti lang ang kainin nyo or mga light na mga pagkain lang ang kainin nyo para maiwasan ng acid reflux. So guys, yun lang. Ano kung matabang kasi di ko yun lang yung sugar. Anyways, ang bananas ay sweets. So, apple sweets. An apple base is good for breakfast. Sa lahat ng ayaw ko sa sakit sa katawan, guys, sakit sa ulo, matitiis ko ang sakit ng tiyan, pero yung sakit ng ulo talaga, guys, hindi ko matiis. Headache, I really don't like. I can take stomach ache, headache. Parang sa gawaing bahay pa. Paglinisin mo na ako buong bahay, huwag lang plantsahin. Kaya hit ko talaga na dinadalhan nila ako dito ng plantsahin. Malapit na ako mapitong sa mga yan. Malapit mo nang gustong sabihin sa kanila, buhatin niyo yung plantsa. Kasi pwede naman lang buhatin sa kanila eh, sa unit nila. Kasi hindi ko naman pinaplantsa yung damit ng alaga ko. Nilabhan ko yan, hindi ko naman ginugusot. Saka tinutupi ko lang na maayos. So, hindi ko kailangan ng plansa dito. Yung sinasadya nilang dito ang plansa para magdalag kong ng plansahin. Instead na ipahinga ako, hindi ako makapahinga. Kasi naiisip ko, yung utak ko, hindi makatulog. Kasi naisip ko yung meron akong plansahin. Pero kagabi, habang pinilit kong kumain, tinatry ko mag-open ng Chrome para sa live streaming. So, thank you sa mga umatin, lalo na kay World Travel Rafa. Shout out World Travel Rafa. If you want to subscribe him, guys, World Travel Rafa, he's very legit and maaasahan babalik sa inyo. World Travel Rafa. Rafa, R-A-F-H-A-T. It's like Rafat, but you pronounce it as Rafa. He's very supportive on my live streaming. Minsan siya lang talaga ang tao. Thank you. Ang pangit kong kinakain ko. Thank you so much, my friend. Itong black ay ano ito, sesame seeds. Galing dito sa ano ko, milk tea. Black sesame tea. Black sesame milk tea yun. Ilan ako na yun sa... Okay guys, 9 minutes na po. Once again, if you are new to my channel, please don't forget to click the red button for subscribe and ring the bell for notifications para updated kayo sa mga videos na upload. I'll see you guys on my next vlog. Bye-bye.